Sa mga viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. Kasi ibibigay namin yung frame na yung art na ginawa ni Kyle. Okay, hi! Here's Mami G. Nasaan ka? Nakikita pa kayo dito. Answer. Okay, sige, sige. Okay. Here's her eyes. Hi. Ay, wait lang mag-cure. Good morning po. Ayan, ito po. Hello. Hi, Mayor. Kamusta ka? Ano pangalan mo? Kyle po yung name niya. Diba, love-love talaga siya. So, wait lang, pakita natin. Ano pangalan? Kyle po yung name niya, Kyle. Okay. Ano to, Kyle? Ayan, sige Mayor, unboxing po tayo. Oh, thank you. Gawa mo to? Apo, gawa niya. Sige, Mami, dito tayo sa ano. Tuntuwa siya. Oo, galing. Ikaw gumawa ito. Sige. Ayan, sige. Mami, ilang days niya po nagawa? Ano yan? Sa akin ka namin. Ilang days niya nagawa? Thank you. Paano po saan to? Sige po, kahit sirain niyo na po. Ilang days na niya ginawa? Ilang days na ginawa? Ilang days na nagawa? 9 days. 9 days, Mayor. Wow! Siya po ay ating... siya po ay ating student dito po sa SPED. Yes. Student po natin. Hindi po sa akin, pero student po natin. Ito na. Ayan na. Wow! Thank you. Ayan. Thank you, Kyle. Ano po yan, Mayor? Beads art. Oh. Ayan. So, ayan. Nagkita na po sila. Tuwa siya. Opo. Saan galing yung mga beads? Mami, go. Punta ka po dun. Sige. Sige, Mami. Ayan. Ayun, yung tanong. Sagutin mo yung tanong ni Mayor sa'yo. Saan daw galing yung beads? Ayun. Saan daw galing yung beads? Nine. Mami, saan daw galing yung beads? Yun eh. Saan galing yung beads na ginawa ni Kyle? Sige, okay lang. Huwag ka mahiya. Diyan ka na. Picture na lang tayo. Picture na lang. Kyle, picture tayo. Okay lang. 1, 2, 3. Ano kasi niyo po, sabihin sa kanya, I love you. Sa kanya. Yan. Opo. Mami G, ilang years na siyang student sa school natin? Since 2004 po siya nag-start dun sa school natin, no? So, ilang taon siya nung nagsimula dun sa school natin? Nung lockdown? Po? Lockdown? Hindi, ilang taon siya nung nagsimulang mag-aral sa school natin? 2004 mo yun. Paano dumating sa point na nakapaggawa ng ganyan si Kyle? Kailan siya nangyari? Kasi nag-isip ako eh. Ano kaya pagagawa ko sa anak ko? Paano niyo po naisip? Why first? Paano niyo po naisip? Sabi ko, mag-iisip talaga ako nung gagawin ng anak ko. Kasi, nag-aano lang ako sa kanya. Pagka lang gagawin niya. Paano yung struggle nung nagsisimula pa lang siyang gumawa ng artwork niya? Sa mga abstract, papawai pa siya. Tapos, tapos yung advisor niya, silang dalawa, tapos yung FBI logo. Actually, Mayor, marami po siyang nagawang obra. Pwede mo pakita yung ilan sa mga nagawa ni Kyle dyan sa na pictures? Ay, prepared ka lang kung may print siya. Wala. Ba't naisipan niyang gumawa ng ganito? Sobrang idol ka po niya. Gumano. Ay, later ba mo yan? Ayan po yung ilan sa mga nagawa. Ano nga? Ang ganda. Yung sa atin, siguro 3 months po. Sa kanya, 9 days.
galing. So, buong araw, yung ginagawa niya. Tatakalahan mo. Tatlo kayong kanilalit. Wow. Kasi wala ko lang ginawa namin. Tapos ito yung advisor niya. Oo. Galing. Hindi ko alam. Ah, wait lang pa. Makaiyahag lang si Mayor. Lalag dyan si Mayor. Gusto niya mag-wifi. Ah, nakakita siya lang free wifi. Hindi ko alam yung number niya yung kailangan niya input eh. Anong number? So, ayan. Hindi siya nakalit. Opo. Sir, yung logo ng school natin. May name naman po dito, pero gusto mo magpa-photo, autograph ka din kay Mitch, hindi ko basa. Ko connect po siya. Pwede ka, may ano ko, pentang din. Yung to po talaga sila. Lookin po si ito mo. Hindi, papagin mo natin sa likod, ano ka ba? Mga 30 years itong tatap mo. Ano to? Marker. Nalagay mo? Sign your name, ha? Sign your name. Name. So, like, name. Five. Half name. Anong letter case, ha? Ganito po. Actually, binigyan ka po namin ng sign. Ganito po yung sign mo. VS. Ayan. Ayan po yung signing ni Mayor. VS po. Ganyan ko sa ito. VH. Mga kababayan, ganito ang signing ni Mayor Vico. Thank you. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Ano? Happy? Okay, ngayon mga TV Natics, na andito tayo ngayon sa classroom ni Kyle kung saan natuto siya ng mga arts and crafts. At ipapakita nga ko sa inyong ilan sa kanyang mga nagawa. Katulad na lamang nito. Itong art na ito, ginawa ni Kyle mismo nung mga panahon na face-to-face pa yung klase natin. Tapos, ito yung activity na yan ay ang aming buwan ng wika. So, kita niyo naman yung bawat detail ng dahil sila ay naka-assign ata sa ati-atihan. So, yung mga, si Kyle mismo ang nag-paint niya. So, tignan niyo naman yung detail ng pagka-paint, di ba? At ngayon naman ay makakausap naman natin na ang advisor ni Kyle kung saan siya po ang nagturo ng mga, ng skills na to kung saan ay naging mahusay ang ating estudyante na si Kyle Vergara. So, please welcome Teacher Ron Santos. Hi. Hello. Okay, sir. Kamusta naman? So, ang tanong ko sa'yo, sige, dyan lang siya. Ilang years mo na hawakan si Kyle? More than 10 years. Maybe 14, 12, mga gano'n. I don't know. Hindi ko matandaan eh. But, I'm sure more than 10 years. So, anong, ilang taon siya nung hinawakan mo si Kyle? I think mga 6, 7 years old, mga ganon, because nag-start siya dito sa school 2004. If I'm not mistaken, mga 6, 7 years old siya. May napansin akong napakagandang obra din dyan sa likod mo. Pwede bang pakikuha niyan, sir? Ay, ang ganda! So, kita naman natin mga TV Natics, no? So, ilang days dyan ginawa din ni Kyle? Sino ba gumawa niyan? Tama ba? Si Kyle ba? Yes, oo. Obra ni Kyle ito. Ah! Made of beads. Ayun. Okay, siguro, I think 15 days niya natapos ito. Tingnan kaya 15 days? Yung mga ano siguro, no? Because yung details kasi nito, yung mga different colors na ginamit niya, no? Magkakalayo. Ayan pala.
So, kagaya dito, konting green lang yan. So, it will take him siguro mga 3 to 5 days yan pagka magkakalayo yung color. Unlike nito, one color, yan, puro black. So, madali lang yan. Gawin ko yung mga 1:30. So, saan kaya nagsimula si Kyle sa mga arts and craft? Diba? Saan siya nagsimula? Yes, actually, I started teaching Kyle. Start muna kami by paper tearing. So, inintroduce ko muna sa kanya yung paste para hindi siya mandiri sa paste. So, we started pasting lang. And then, I'll teach Kyle ng cutting using scissors. So, yung nagupit niya, ipipaste din niya. And then, later on, nagbibigay na ako ng mga drawings, ipipaste niya yon. And then, yung iba kong materials na ginagamit, I'll show you. So, bukod sa mga paper, gumamit din ako ng materials ng mga leaves, yung mga tuyong leaves. Aside from sa kanya, since tumataas yung level, yung nabubore na siya doon, gumamit din ako ng ito, ganito. Beads sequence. Ay, mga sequence magana pala na ganyan. Eh, di ba pang mga gown yan? So, pwede pala sa kanila yes, yan? Yes, pwede sa kanila to. And then, ginamitan ko sila ng stick. So, itadrop niya sa paste. Kukunin niya yung sequence. Tsaka niya ipipaste. Gumamit din ako ng materials ng mga buto like munggo. Ayan, yung munggo. Pwede pala yun. Akala ko inaulam lang yan. Yes. Pwede din pala. Start sa malalaki like yung beans na kulay white. Yung mga macaroni gano'n, yes, elbow, pwede din pala. Pwede din pala. So pag hindi pa kaya ng mga bata na fine motor nila, mag-start ka talaga sa malalaking beans. And then later on, paliliitin mo lang. Si Kyle, we started to use beads, yung mga ganitong beads. Ay, mga bracelet. And bracelet. Ganyan, ay, pwede pala yan. So, until such time, na-discover kasi ng mga time na yun, hindi ko alam yung beads na yun. Itong kanyang obra. So, hindi ko alam kung saan nabili. I think hindi yata dito sa Philippines yung beads na ginagamit ng materials ngayon. Ano naman ang pakiramdam na yung isa sa mga hinawakan mong bata na talagang nag-grown, ganyan talaga na yung talent na meron siya ngayon? Anong feeling as a teacher niya na talagang, ayan, ang ganda na ng mga obra na ginagawa ngayon? So, as teachers, of course, proud ka. One of your biggest achievements na makita mo yung skills ng bata at ma-enhance mo. Ma-develop natin yung skills nila, napakalaking achievement na yon. So, pwede na nga ako mag-retire kasi nakita mo na yung future mo dun sa bata, meron ka nang maipagmamalaki dun sa kanya. Okay? Kasi hindi naman siya nag-start as ganyan. Kyle is a severe classical pa nga yata siya, classical autism. So, nag-start kami nung hyper pa siya. Nag-start kami as nung nag-struggle pa, may mga tantrums. Hindi mo masasabi na abot kami dito sa ganitong stages niya ngayon. Eh, itong moment, sir, na napansin ng ating city mayor yung kanyang talento. Yes, ikaw bilang guro sa'yo, anong fulfillment ba siya? Yes, isang actually isang privilege din yun, no, na yung isang obra niya ginawan din niya si mayor ng isang arts. So hindi lang siguro sa larangan ng arts makikilala yung si Kyle. Siyempre dala-dala niya yung teacher, dala niya yung schools, and of course kay mayor, di ba? So, napakalaking achievement, napakagaanang pakiramdam, masarap, maano sa puso na yung isang batang may difficulty, may special needs, somehow ma-achieve natin yung hindi inaasahang imposible makamit ng isang bata.
kagaya ni Kyle. Sa mga magulang naman na meron ding child with special needs, so ano yung mga pieces of advice na pwede mong maibigay sa kanila? Na nag-struggle din katulad ng mga situation ni Kyle. Siguro sa mga parents dyan na with special kids, huwag sila mawala ng pag-asa. Make it a positive way, think positive na if kaya ni Kyle, I'm sure yung kaya din ng mga anak nila yan. So hahanapin lang natin talaga yung skills ng bata and then i-enhance natin, i-develop natin, yun lang, kailangan lang talaga nilang supportahan yung magiging mga anak nila. Habaan pa nila yung patience nila. Talagang hindi ito makukuha lang ng shortcut. It takes time para ma-achieve talaga yung mga ganitong success ng mga bata. Last message na for Kyle. Kyle, kung naririnig mo ako, okay. Okay, kung naririnig mo ako, although Kyle is non-verbal, tsaka may problem sa hearing. Pero sa heart kasi na nararamdaman ka. By heart? Uh-huh. Ni Kyle. Alam naman, kilala naman ako ni Kyle. I'm so proud of you. Let's maintain sana good work and sana more success, more arts towards, and hopefully madagdagan pa natin iba namang medium ang matutunan natin since pandemic. So hanap pa tayo ng mga skills na pwede siya, yung malay mo, virtual naman yung ating matutunan, maituro para sa iyo. Ayun, yun lang. Good. Salamat, sir! Yes, thank you! Bye! So, Mami, naibigay na natin yung art ni Kyle, na yung bead art, yung beads art ni Kyle. So, ano yung feeling na naiabot mo na ito personally kay Mayor Vico Soto? Ha? Masaya. So, ano yung feeling na last time lang, ginagawa to ni Kyle, tapos hindi, parang wala pa sa atin, biglang, uy, ito na, naibigay niya na personally kay Mayor to. So, ano yung feeling ng gano'n na ikaw talaga yung personal na nag-abot sa kanya? Minsan, may mga pagkakataon na gusto na lamang natin sumuko sa buhay. Dala ng pagsubok at problema na hatid ng buhay. Subalit, tignan na lamang natin ang batang si Kyle. Naging positibo ang kanyang pamilya, maging ang kanyang ina sa takbo ng kanilang buhay. Kaya naman pambihirang talento ang ipinamalas sa atin ni Kyle. Hinubog siya ng panahon at pagkakataon dahil naniniwala tayo that everything happens for a reason. Kaya naman pambihirang talento ang ibinigay ng ating Panginoon sa batang si Kyle. Kaya sa'yo, kid, saludo kami sa'yo, Kyle.